Ah, sige, mag-live na tayo. Oh, mag-live. Kaya, live okay. Muna ako sa Facebook, ha. I-ano na to, ipoposta to. Teka lang. Tayo mag-kuha. Teka lang. Na tayo. Teka lang. Waiting for live video. Yung daloy natin ngayong araw, una, opening remarks, tapos okay. Video tayo. Pangatlo yung pilitin natin yung discussion hingil sa kaser ni Karapi. Tapos, pang-apat natin yung cultural performance ng MP. Pang-lima yung question and answer. Yun lang naman yung daloy. Simple lang naman siya. Yeah, may kumakatok sa baba. Hindi, ando na may tao. Hello? Ayan po, sir. Hello po, sir. Okay na po? Oh, ayan, nakapasok na ako. Yun, yes. Salamat po. Yes. Okay, yes. Okay. Salamat naman. Oo, oh, malakas ba? Ayan. Opo, thank malakas you, thank po. You. Malakas po. Ayan, okay. Maganda. Oh, ito, nakikita ko si Joe. Yun. Hello, Joe. Sir. Sir, ang dali po ah, natin. Hello, Rape. Buti, ano, nakapasok ka na. Jo. Kumusta? Mas marunong ka na sa akin. Mabuti, no? Ligtas pa sa COVID. Nakahano na. Mas marunong ka na sa akin kasi. Naka-first ba, ano, shot na ako ng vaccine. Ah, nakatapos ka na ng first shot? Anong kuwan? Anong brand? Chinese? Pakimute yung kuwan. Diba? Ano? Sir, Ati. Yung second shot ko sa ano, end of the month, March 30. Kaya ano, kompleto na. Wala namang ano, masamang resulta. Sir, Api, kaputol ko lang po yung bonding ni Tadyo. Nawala na naman ako eh. Paano ba ako babalik? Ay, oh, may problema na naman sa technical si Kara, Api. Sir, ito po yung daloy ng discussion natin. Di una po, dali. Opening remarks. Opo. Yun. Okay. Opo. Okay. Una po, opening remarks. Okay, thank you. Sir. Tapos, ano gagawin natin? Apo, sa daloy po ng discussion natin, una, yung opening remarks, tapos video po tayo mga 15 minutes bago po kayo magsalita. Oo. Pagkatapos po ng video na 15 minutes, saka po kayo magsasalita, sir. Pagkatapos ng? 15 minutes na video. Okay. Apo, tapos po nun, pagkatapos niyo po magsalita, yung icebreaker po natin, tapos, sumunod na po doon yung question and answer naman po. Eh, si Kajoma. Sa question and answer po. Sa question hindi na siya magsasalita. Tatanong po siya. May inanda po kaming tatlong tanong para sa kanya. Sasagutan niya na po. Ano ang ipipresent ko? Kayo po yung mag-discuss tungkol sa laman ng kaser po. Okay. Tungkol sa kaser. Opo, pagkatapos po ng video na 1 minuto. Sana ano. Ito yung programa. Ah. Okay yan. Okay na, simulan na tayo. Oh, start na tayo. Actually, live mo sa Facebook. Ay, isang mainit na pagbati sa ating lahat. Magandang hapon dito sa Pilipinas at magandang umaga naman sa The Netherlands. Ako po si Joy mula sa Paaralang JMS. Ang Paaralang JMS bilang makinarya sa edukasyon ng bayan o bagong alyansang makabayan ay may layuning tumalakay hindi lamang sa mga sulatin ng mga dakilang guro at ni Professor Roma Sison, kundi maging ng mga napapanahong issue sa ating lipunan.
Muli na namang napapag-usapan ng pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa ating bansa. Noong nakaraang buwan ay may mga back channel efforts sa pagitan ng NDFP at NDFP para sa resumption ng solid sa bansa. E di mahalaga na matalakay natin yung mga agenda o nilalaman ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan di sa pagitan ng dalawang gobyerno dahil bilang mga mamayan ay maaari tayong maapekto. Di alamin natin yung dito sa ating webinar gayon na may pamagat na Why Not Peace? Webinar on the Social and Economic Proposal of the Peace Process. Para sa ating opening remarks, narito si Mong Palatino, Chairman ng Bayan Metro Manila. Salamat LJ at pagbati po sa mga kasama, mga kababayan. At welcome po dito sa ating Para Lang GMS. Ito po ay programa ng Bayan Metro Manila na kung saan meron po tayong sinasagawang webinar at ang paksa ay tungkol sa iba't ibang mga issue at malalim na pag-aaral sa ilang mga klase konteksto hinggil sa Marxismo, Leninismo, Maoismo. At ang regular po natin nagbibigay ng lecture ay walang iba ko si Professor, walang iba kundi si Professor Joma Sison. Naiba po ang ating PGMS ngayong linggo dahil ito po ay binubukas natin sa publiko. Ang topic po kasi natin ay hinggil sa usapang pangkapayapaan at tayo po ay naisip natin na ibukas to sa publiko para magbigay ng edukasyon, impormasyon hinggil sa usapang pangkapayapaan. Nito mga nakaraang linggo po, meron tayong natanggap na balita na meron daw di umanong back channel talks ulit sa pagitan ng National Democratic Front at ng gobyerno ng Pilipinas. Marami ang nagulat dahil sa ang focus ng pamahalaan ay tungkol sa implementasyon ng anti-terror law. Pero meron namang back channel talks. At habang ito po ay pinag-uusapan, malinaw po na ang sitwasyon natin ngayon ay may krisis sa ekonomiya, kawalan ng hanap buhay, at bigla nating naisip na isa sa mga tema po at dokumento na hinahanda ng Peace Talks ay tungkol sa CASER or Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Kaya nais natin na ang webinar na ito ay pag-usapan. Ano ba ang CASER? Ano itong tinatawag nilang common draft sa pagitan ng NDF at ng gobyerno? At ano itong sinasabi ng Malacanang, lalo na ng militar, na ang CASER daw ay magiging dahilan para sa land grabbing. Ito daw ay pang-sosyalistang pamahalaan, kaya hindi dapat ito suportahan ng mga Pilipino. At habang meron tayong CASER at common draft, ang hinahain naman sa Kongreso na solusyon sa problema sa ekonomiya ay itong tsa-tsa na kung saan daw ay sa pamamagitan ng foreign investment ay magiging solusyon sa mga dinadaanas nating problema sa kasalukuyan. Kaya sa pamamagitan po ng webinar na ito, hindi lang kasaysayan ng peace process ang madadaanan natin, kundi pagpapalalim tungkol sa alternative ng mga mungkahi para sa ekonomiya. At sa pamamagitan po ng CASER at common draft, magkakaroon tayo ng mga konkretong ideya kung paano ba sa pamamagitan ng peace talks ay pwedeng pag-usapan ang ilan sa mga ugat ng tunggalian sa ating bayan. Paano ang sa pamamagitan ng peace talks ay malalim natin tatalakayin ang mga reforma para sa kaunlaran ng lahat. Mapalad po tayo na dalawa ang ating resource persons ngayong hapon na ito o gabi. Pangungunahan po ito ng ating iniidolong si Rafi Bailosis. Batang aktivista pa po ako noong 90s ay legend na ang pangalan niya. Kamakailan po ay sinelebrate natin ang first quarter storm. Dingit po sa kaalaman ng marami siya ang chairperson ng Arts and Sciences Student Council noong 1970. Isa siya sa mga graduates na cum laude na unang nagmartsa nung graduation at nagrally nung kanilang graduation. Nung panahon nila, iilan lang ang cum laude. At after niya maging student leader, nagpatuloy po siya bilang aktivista na tumutol sa diktatorya hanggang sa maging aktibo po siya sa labor movement. Doon ko na po siya nakilala noong 1990s siya po ay bahagi ng KMU. At consultant po siya ng National Democratic Front para po sa CASER.
At sa Q&A naman po, siyempre dahil ito ay para ng JMS, sasamahan po tayo ni Professor Joma Sison hinggil sa ilang mga issue na may kinalaman sa back channel at iba pang usapin sa Peace Talks. Kaya po, maraming salamat ulit sa inyong paglahok sa ating webinar. Tayo po ay live sa Facebook at sa YouTube din ba, Max? Pero ang Facebook tema natin, Facebook. Why not peace? Kasi sa halip na crackdown ang gawin ng gobyerno, sa halip na ibaliwala itong mga naging achievement natin sa peace talk, kailangan natin bigyan ng pagkakataon. No, itong hinahain nating alternatibo para resolbahin yung mga malalimang problema sa ating bayan. Salamat po. Okay, maraming salamat, Mong Palatino. Ngayon naman ay explain na video ko. Ang video ay tungkol sa timeline ng kapayapaan sa Pilipinas simula sa simula no, hanggang sa kasalukuyan. Panoorin natin. Okay, wait lang ha. Share ko lang screen ko. Okay. Okay. Napapanahong pag-usapan ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebolusyonaryong puwersa sa ilalim ng National Democratic Front o NDF. Ang pambansa, demokratikong pakikibakan ng bayan, ang susi sa pagkakamit ng tunay, matagalan, makatarungan at mapagpalayang kapayapaan. Ito lamang ang lulutas sa mga saligang ugat ng digmaang sibil, ang imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo. Ang usapang pangkapayapaan ay natatanging anyo ng legal na pakikibaka kung saan magkapantay ang katayuan ng NDF at ng GRP at mga kondisyon sa negosasyon. Sa ganito, nananatili ang rebolusyonaryong integridad at maaari siyang makipagnegosasyon alinsunod sa linya ng pakikibaka para sa makatarungan at matagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikibaka para sa pambansa at demokratikong interes ng mamamayan. Rehimeng Aquino, taong 1986. Unang pumasok sa usapang pangkapayapaan ang rebolusyonaryong kilusan sa panahon ng panunungkulan ni Corazon Aquino. Nagkaroon ng kasunduan para sa 60 araw na tigil putukan noong 1986 para likhain ng paborabling kalagayan para sa negosasyon at pagkakasunod sa agenda para sa negosasyong pangkapayapaan. Pero nasira ang kasunduan sa tigil putukan, bunga ng masaker sa Mendiola ng mga magsasaka at kanilang mga taga-suporta noong Enero 22, 1987. Sinamantala ang natipong intelligence sa panahon ng mga negosasyon sa tigil putukan at kasunduan. Naglunsad ang rehimeng Aquino ng brutal na kampanyang militar at pulis laban sa rebolusyonaryong kilusan. Sa sarili niyang mga salita, binunot ni Cory Aquino sa kaluban ang espada ng gera at inilunsad ang disenyo ng US na Oplan Lambat Bitag. Taong 1989, binibira ang rehimen ng lumalalang krisis sa politika at ekonomiya, lalo na ng mga bantang kulita mula sa Reform the Armed Forces Movement, isinugo ni Ginang Aquino si Representante Jose V. Yap sa The Netherlands para mag-alok ng negosasyong pangkapayapaan sa NDFP. Tinanggap ng NDFP ang alok. Kasabay ng probisyon na nakalahad sa balangkas para kay Aquino na dapat idaos ang negosasyon sa isang neutral na lugar sa ibayong dagat para maiwasan ang mga panganib at banta ng pagdaraos ng negosasyon sa Pilipinas. Ang usapang eksplotaryo na isinagawa ni Representative Yap sa NDFP ay papatungo sa formal na usapan sa The Netherlands. Pero ang pag-aalsang militar sa pamumuno ni Colonel Noble sa Hilagang Mindanao noong Disyembre 1990 ay naka-epektong pigilan ang rehimeng Aquino sa pagpapatuloy ng negosasyong pangkapayapaan. Rehimeng Ramos, taong 1992. Naging presidente si Fidel V. Ramos noong 1992. Nagpadala siya sa The Hague ng delegasyon sa pamumuno ni Representative Jose V. Yap para buuin ang balangkas ng kasunduan para sa kabuuang negosasyong pangkapayapaan. Ang pinagsamang deklarasyon ng The Hague ng September 1, 1992.
itinatakda ng deklarasyon ang layunin ng negosasyong pangkapayapaan. Natugunan ang mga ugat ng armadong sagupaan sa pamamagitan ng mga kasunduan na maglalatag ng batayan ng makatarungan at magtatagal na kapayapaan. Isinasaad nito ang mutwal na katanggap-tanggap ng mga prinsipyo ng pambansang soberanya, demokrasya at katarungang panlipunan bilang gabay. Itinatakda nito ang sustantibong adyenda at pamamaraan ng negosasyon at kasunduan. Di nagtagal matapos ang pinagsamang deklarasyon ng Dahig noong Oktubre 28, 1992, pinalaya ni Presidente Ramos ang daan-daang detinidong politikal mula kapwa sa Rebolusyonaryong Kilusan at mga nag-alsang militar sa pamamagitan ng pangkalahatang amnestiya. Gayunman, ang pagkakabuo ng National Unification Commission o NUC na bigong nagtangka na magpatupad ng lokalisadong usapang pangkapayapaan ay humadlang sa implementasyon ng pinagsamang deklarasyon ng Dahig sa halos 2 taon. 1994, nilusaw ang NUC at binuo ang panel sa negosasyon ng GRP sa pamumuno ni Embahador Howard Q. D. Pinagtibay ang mayor ng mga kasunduan ng mga panig sa negosasyon sa mabilis na pagkakasunod-sunod, tulad ng sumusunod. Hunyo 14, 1994, ang pinagsamang pahayag sa Briukelen. Pebrero 24, 1995, Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Pebrero 26, 1995, Agreement on the Ground Rules of the Formal Meetings, ang pinagsamang kasunduan hinggil sa pagbubuo, pagkakasunod-sunod at operasyonalisasyon ng resiprokal na komite sa paggawa. Nagtagumpay ang mga panel sa negosasyon ng GRP at ng NDFP sa pagpapatibay ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL noong Marso 16, 1998. Tinugunan nito ang una sa 4 na item sa substantibong agenda sa negosasyong pangkapayapaan. Rehimeng Estrada, taong 1998. Maganda ang simula ni Presidente Estrada sa paglalagda at pag-aaproba sa CARIL noong Agosto 11, 1998. Gayunman, ikinagalit niya ang pagkakabihag kay General Obilio at Kapitan Montialto ng bagong hukumbayan at ang mga puna at oposisyon ng NDFP sa kanyang pagpapatibay sa Visiting Forces Agreement sa US. Sa gayon, iniutos niya ang pagwawakas sa JASIG at sa buong negosasyong pangkapayapaan noong Mayo 31, 1999. Rehimeng Arroyo, taong 2001. Maganda rin ang simula ni Presidente Arroyo sa pagsang-ayon sa NDFP sa unang hati ng 2001 na biguin ang pakanang asasinasyon ng naunang rehimen laban sa punong konsultan sa politika ng NDFP. Ang pagdaraos ng internasyonal na kumperensya sa solidaridad bilang suporta sa prosesong pangkapayapaan sa Pilipinas. Pagtanggap sa Norwegian Royal Government bilang pangatlong partidong pasilitador. Pagpapatuloy sa formal na usapan at muling pagtitibay sa lahat ng naunang mga kasunduan. Pagpapatibay sa Operating Guidelines for the Joint Monitoring Committee o JMC sa ilalim ng CARIL at paglikha ng mga tanggapan ng mga kalihiman ng GRP at NDFP ng JMC. Noong Hunyo 2001, nahinto ang negosasyon ng magalit ang GRP sa pagpatay sa human rights violator na si Rodolfo Aguinaldo na lumaban sa pagtatangka ng BHB na arestuhin siya. Nilabag ng rehimeng Arroyo ang JASIG sa pamamagitan ng pagsususpindi rito sa halip na kategorikal na pagwawakas nito. Ang pinakamasahol na paglabag ng rehimeng Arroyo sa prosesong pangkapayapaan ay ang pagtitibay sa patakaran ng terror ng US, paghiling sa gobyerno ng US na pagtutukoy sa PKP, BHP at punong konsultant sa politika ng NDFP bilang mga terorista, at ang lansakan at sistematikong mga paglabag sa mga karapatang tao sa ilalim ng Oppland Bantaylaya na kinabibilangan ng pagdukot, ilegal na detensyon, torture at extrajudicial na pagpaslang sa mga konsultant ng NDFP sa prosesong pangkapayapaan. Rehimeng Aquino, taong 2010. Nag-atubili si Presidente Aquino na muling ituloy ang negosasyong pangkapayapaan sa NDFP. Pinaniwalaan niya ang payo ng US, ng militar
at ng akbayan, nagastado ng puwersa ang BHB at higit ang kanyang obsesyon sa pagtatangkang wasakin o gawing walang kabuluhan ang BHB sa pamamagitan ng disenyo ng US na militar na Oplan Bayanihan. Mga pamigay na salapi sa ilalim ng pamana, ng OPAP at pagde-deploy ng mas maraming puwersang militar laban sa BHB sa pamamagitan ng pagpapatagal ng tigil putukan sa MILF. Sa pinakapagtutuloy ng usapan noong Pebrero 15 hanggang 21 taong 2011, tinagurian ni Teresita Q. Deles, pinuno ng OPAP, at ni Alexander Padilla ng panel sa negosasyon ng GPH ang pinagsamang deklarasyon sa The Hague bilang dokumento ng perpetual na debisyon. Mulat sa pool, iginiit nila ang pagsuko at pasipikasyon ng mga revolusyonaryong puwersa at mamamayan. At tumanggi na kilalanin ang pagsulong na nakamit na sa prosesong pangkapayapaan tungo sa resolusyon ng armadong sagupaan. Idiniklara nilang hindi gumagana ang JASIG at tumangging pahintulutan ang rekonstitusyon ng listahan ng JASIG ng mga may hawak ng mga dokumento ng pagkilala. Binigyan nila ng lisensya ang militar at pulis na dukutin, ibilanggo ng walang taning, torturin at paslangin ang mga consultant ng NDFP at iba pang mga protektado ng JASIG na mga tauhan ng NDFP. Inatake rin nila ang Karil bilang dokumentong pampropaganda ng NDFP. Ipinaaresto at ipinabilanggo ang mga tao sa gawa-gawang mga sakdal ng karaniwang mga krimen sa kabila ng mga alegasyon ng pagiging konektado sa BHB. Higit na dinoble ng rehimeng Aquino ang bilang ng mga detenidong politikal sa paglabag sa Karil at sa partikular ng doktrinang Hernandez sa paglabag pampolitika. Rehimeng Duterte, taong 2016. Sa panahon ng kampanya para sa pagkapangulo, ipinakilala ni Rodrigo Duterte ang sarili bilang isang sosyalista at kauna-unahang left president sa kasaysayan ng Pilipinas. Mayo 2016, nangako si Duterte kay NDFP panelist Fidel Agcowili na palalayain ang lahat ng bilanggong politikal. Nag-inisyatiba si Duterte na italaga sa gabinete ang apat na makabayan at progresibong individual na may magandang record, tapat sa serbisyo at mapagkakatiwalaan. Hunyo 2016, nagkaroon ng exploratory talks sa Oslo. Ilan sa mga mayor na napag-usapan ay ang pagtibay ng mga nauna ng nilagdaan na kasunduan, reconstitution ng JASIG, proklamasyon ng amnestiya para sa pagpapalaya ng detinidong politikal at moda ng probisyonal na tigil putukan. Sa kauna-unahang State of the Nation address ni Duterte, inilantad niya ang sarili bilang manluloko ng makaisang panig na idiniklara ang tigil putukan nang di nagpapaabot sa NDFP ang mahahalagang mga detalye kaugnay nito. Nagpatupad ng unilateral na ceasefire ang magkabilang panig na tumagal halos 6 na buwan, Agosto 2016 hanggang Pebrero 2017. Pinalaya ang 22 NDFP peace consultants upang lumahok sa usapang pangkapayapaan. Matagumpay na idinaos ang 3rd round ng formal talk sa Roma noong Enero 2017. Ang 4th na round ng peace talks ay ginanap sa Amsterdam. Nagkaisa ang magkabilang panig na ayusin at kinisin ang kanika nilang bersyon ng kaser at kalaunan ay bubuo ng bilateral teams upang ipagkaisa ang mga burador ng kaser. Subalit di na umabot sa 5th round na formal na usap dahil muling isinususpinde ni Duterte ang usapang pangkapayapaan. Pagkatapos ng pagdalaw ni US President Donald Trump, tuluyan ang tinalikuran ni Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagpirma sa Proclamation No. 360. Kasunod nito ang pag-designate sa CPP-NPA bilang teroristang organisasyon noong December 5, 2017. December 4, 2018, pinirmahan ni Duterte ang Executive Order 70. Dito nakasaad ang pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAP. Ang pormasyong ito ng pamahalaan ang nagsisilbing pangunahing instrumento sa kampanyang anti-insurhensya. Nananatiling mailap ang kapayapaan sa bayan. Kaliwat kanan ang pagpaslang sa mga aktivista at mamamayan. Hanggat hindi nareresolba ang ugat ng kahirapan at inhustisya, mananatiling makatarungan ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya.
ako, binugan ko po. Okay. Di ngayon naman po ay dadako tayo sa pagtalakay. Di apat po yung agenda nung Peace Talk, pero ngayon po ay magpo-focus tayo dun sa CASER o Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform na tatalakayin ng ating guest speaker ngayong araw na si Ginoong Rafael G. Bailostis and the FPT's consultant. E di, Sir Rafi, okay na po ba kayo? Okay na. Oo, malinaw na. Mabuti naka ano rin tayo. Naka-ugnayan tayo. Okay po. Kayo na po yung magsasalita. Magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa webinar na ito. Magandang hapon din sa ating pangunahing resource persons kasamang Yoma season. Tungkol sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, mula pa noong 1996 ay kasama na ako sa pagsasaliksik at pagbabalangkas ng proposal ng NDF para sa Comprehensive Agreement on Social Economic Reforms pagkatapos na mapirmahan ng dalawang panig ang Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law. Nakasama rin ako sa negosasyon para dito sa CASER noong unang bahagi ng rehimeng Macapagal Arroyo at hanggang noong mag-resume ang peace talks sa panahon ng ikalawang Aquino administration, si Noynoy, noong 2010. Sandali lamang yon, naputol na naman o pinutol nila ang usapang pangkapayapaan at nag-resume ulit noong manalong presidente si Rodrigo Duterte noong 2016 hanggang 2017. Noong panahong yon, yung nabuong proposal ng NDFP noong 1997-1998 na CASER ay patuloy na pinag-aralan at in-update at pinayaman ng dalawang Reciprocal Working Committees on Social and Economic Reforms. And by 2017, noong putuling bigla ni Presidente Duterte ng GRP ang usapang pangkapayapaan, na ipagpatuloy ang pagpapayaman nito, pag-update ng CASER hanggang sa umabot noong katapusan ng 2017 sa napakahalagang pagkakasundo ng mga bilateral committees, ng dalawang reciprocal committees ng NDFP at ng GRP, pagkakasundo sa dalawang napakahalagang bahagi ng CASER. Ano ang mga ito? Ito ay ang mga inabot na kasunduan nila sa Agrarian Reform and Rural Development at saka National Industrialization and Economic Development. Umabot noong end ng 2017 sa pagkakaintindihan o pagkakasundo na pwede o kailangang
tapusin na ang monopolyong pag-aari ng mga lupa ng maliit na bilang ng mga asendero, Panginoong may lupa sa Pilipinas, para ipamahagi ng libre, walang bayad, yung mga lupa sa ilang milyong walang sariling lupa o kulang sa lupang sinasaka ng mga magsasaka. Napagkasundan din by that time na magtayo ng mga sariling industriya ang Pilipinas sa consumer industry, intermediate industries at saka capital goods industry para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa, makapag-provide ng employment sa napakaraming walang hanapbuhay o trabaho, mapataas ang kinikita o sahod ng mga manggagawa, mapahusay ang kanilang kalagayan, at sa kabuuan ay mapaunlad ang pambansang ekonomiya. Ito ang pinakamahalagang nagawa na sa negosasyon para sa kasir sa pagitan ng dalawang panig ng GRP at ng NDFP. Ang magkasundo in principle doon sa pagpapatupad ng tunay na reformang agraryo sa ating bansa at sa tunay na pambansang industrialisasyon para mapaunlad ang pambansang ekonomiya ng Pilipinas. So, yan ang inabot ng usapan tungkol sa kaser. May mga iba pang bahagi ang kaser na importante, lalo na yung pagrespeto, pagtatanggol sa karapatan ng mga nagtatrabahong mamamayan, ng mga working people, yung pagprotekta sa environment hanggang sa usapin ng pambansang ekonomiyang relasyon at pakikipagkalakalan ng Pilipinas. Ngayon, doon sa inabot na yon, napakahalaga ng pagkakasundo dahil ito na sana ang magiging batayan noong 2018 nung nag-commit pa ang rehimeng Duterte na i-resume ang fifth round of peace talks kung saan mapagkakasunduan na, mapagpapatibay na ang kasunduan sa kaser sa dalawang aspeto na ito. Agrarian reform and rural development at saka national industrialization and national economic development. Kasabay niyan sana noong 2018 sa i-resume na peace talks ng GRP at NDFP. Pagkakangite unilateral in preparation sa isang final agreement on the cessation of hostilities and disposition of forces at ang pagbibigay ng general amnesty sa CPP-NPA at pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong politikal. Pero hindi ito tinupad ng rehimeng Duterte na ituloy ang fifth round ng peace negotiations. Kaya dyan na naiwan at yan ang pwedeng pagsimulan ulit ng anumang attempt ng susunod na administrasyon sa Duterte administration na pagpapatuloy ng peace negotiations. Doon naman sa nabanggit na may mga back channel talks na nangyayari dito sa GRP NDFP peace talks, mas mabuti nang si kasamang Joma Season ang maglinaw tungkol dito. Pero ito
ay mga tinawag na back channel talks na hindi naman talaga nagkaroon ng direct na usapan ang dalawang panel, kundi finacilitate lang ng third party facilitator ang Norwegian government na virtual talks noong December, at hinihintay pa kung may susunod pa dyan na virtual talks. Ngayon, hanggang ngayon ay wala pa. So, yan lang muna ang masasabi ko tungkol sa Baser, ang lugar at napakahalagang papel nito para makamit ang tunay na usap na mapayapang kalutasan sa armadong labanan sa pagitan ng GRP at NDF ng CBP-NPA. Pagkakamit ng isang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay po, marami pong salamat, sir. Ayun po si Ginoong Rafael J. Bailosis, NDFP Peace Consultant na talakay ng nilalaman nung kaser. E di, mainit na po yung naging talakayan natin ngayong gabi sa peace talk sa ating bansa. Di, mag-icebreaker po muna tayo bago tayo tumuloy sa ating question and answer portion na sasagutin ng dalawa nating tagapagsilita na si KP at ni Kajoma. May mga naihanda na po tayong advanced question, pero hinahikayat po yung lahat na mag-post pa ng tanong, di ilagay lang po natin sa ating chat box habang tayo ay nag-icebreaker. Di, saktong-sakto sa ating tema ngayong gabi, yung maghahandog sa atin. Di, wala nang iba kundi yung Musicians for Peace. Kanta po, ito pong kanta ng Musicians for Peace ay may pinamagatang binhi. Kasamang Riel? Nandiyan ka ba kasamang Riel? Okay, i-play ko na yung video ng Musicians for Peace. Ano po? Andali lang po. Narinig pala ako. Oh, tira, nag-locka yung video. Nag-locka yung video. Lala, nag-locka yung video. Live na lang daw. Live na lang daw. Charot. Last. Last time. Okay, ito lang. Riel, hindi ka ba? Yo! Oh, pakipaliwanag muna yung kanta nyo. Tukulto saan? Yung pagpapaliwanag ng kanta doon sa ano. Kasi bali nasulat namin siya. Ito kasama si... Kita ba kami? Si Faith. Hello. Ng Musicians for Peace din.
Bali yung kanta pong yan na isulat namin para po sa nangyayari po kasalukuyang karahasan laban po sa mga magsasaka na palagi pong nagiging biktima ng Estado. Yan po. At sa patuloy po niya simula po nung unang panahon na pagpatay, hindi naman po natigil hanggang ngayon. Kaya napagdesisyonan po namin buhayin din po yung pangkulturang mga awit. Kumbaga. Hey, salamat, salamat. Mga kasama, pa-play na natin. At pagkahon na labis na sinalamin sa kahanan na baon ng ganit na pinalagi maging hardin na din baril, drug at bombang tinatanim at kaugnayang nililito ang taong bayan nililito ng matabunan ng kritiko at kalaunan pinibigo at iniibit na tinihirit pag pinipilit din ito na lumaganap sa dyang tumatapak karapat ang tatinihito pagkat sa uloy na usyokan sangkap na luto'y kakulangan hanggat patuloy pang aabuso ng mga tuso kabulokan sagat sa buro na nakatutok sa pagkahugot na tulukan lahat ng patay ang naganap sa bayan yun ang pamatay ang nadudugtungan yahamang mapanggapi tratong aso na matupang pagmas nang may kalaki kasok-kasok ka na utang hanggat may basang api klarong latong katarungan sa bayan paglaban pa dahil ang bayan yun. Maging ang referensya, tanim ng ebidensya, galing na mag-imprenta, naging lahat ibenta dahil sa ating sistemang pera pinakakwimenta. Ngayon walang lusok, bakun ka na bubok, ang akalang tansyado, blansyad, suot mo may kusok, hindi nang kapit sa alit na gamit dahil pang tuko, kaya mapagbalat kayo, nahubaran at nabuko sama-samang paglaban, pasulong walang atrasan, mapalaya ang bayan sa bulok ng mga karanasan, magsasamantala sa masa ating wakasan, paglayay makakaptan, paninindigan, armasan. Lulubog sa masa at lilitaw ang lahat
ayun yung inihandog sa atin ng Musician for Peace Talk, sabi nga ni Max kanina. Hindi, ano nga ulit yung title ng kanta nila? Binhi. Yan, yung kanta nilang Binhi, na bagay na bagay. Dito sa Bungkal po, Bungkal. Bungkal pala, Bungkal. Ah, Bungkal. Ikaw nun, Bungkal eh. Okay, di ngayon na ano tayo, nahimasmasa na tayo dun sa inihandang kanta sa atin ng Musician for Peace. Ready na po ba yung mga guest speaker natin? Tutuloy na po tayo sa ating question and answer portion. Kajoma, Karapi, tatanong na po ako. Okay po. Para sa una nating katanungan, di English po ito, no? Pero tatagalugin ko po maya-maya. Given the human rights record of the Duterte administration, plus the fact that the administration is now on its final year, would still be worth it to open up for peace negotiations? Or hayaan niyo po akong tagalugin para po sa mga tao na nakikinig sa atin. Kung titignan po natin yung human rights record ni Duterte, natawag talaga siya na berdugo at pasista ng mga mamayan dahil sa kanyang style sa tukhang at sa pag-target sa mga aktivista. Idagdag pa natin yung matatapos na po yung kanyang termino, worth it pa po ba na muling buksan yung peace negotiations? Kung gusto talaga ni Duterte makipag-usap, walang problema. Hanay ng NDF, si Duterte naman ang gumawa ng mga problema eh. Dahil ano, siyang gumawa ng palakid sa pag-uusap sa anyo ng Proclamation 360 na nagterminate sa peace negotiations, yung ano pa, Proclamation 374 na itinuturing ang CPP at NPA na terrorist organizations. Pagkatapos eh, itinuloy niya sa pagbubuo ng NTFLCAP at hanggang ngayon, sa panahon ng COVID, pinagsamantala niya yung anong quarantine situation, yung lockdown, para i-railroad niya yung anti-terrorism law. Pagkatapos, anin sunod sa mga issuances o mga proklamasyon at mga batas na sinagawa. Ano yun? Gumagawa ng mga krimen na labag sa human rights ang rehimeng Duterte at mga alipuris nitong militar at pulis. So, ang problema na kay Duterte, yung kahit na isang taon na lang natitira, ha? To be exact, 1 year and 3 months. Alam ninyo, sa bait ng NDF, kahit na gumawa ng Proclamation 360 terminating at iba pang hindi magandang issuance, pumapayag ang NDF na by back channel. Kaya may mga naisagawang sa pamamagitan ng Norwegian Royal Norwegian Government sa particular yung special envoy nagkakaroon ng tagpuan ng mga team ng NDF at GRP at may mga burador na isinagawa at pwedeng isulong ang pag-uusap ng kagaragan. At yung inabot na tama yung kwan, mahusay yung paglalahad ni Karafi sa antas ng kasunduan na inabot na sa kaser. Ano? At ang masama lang, noong early part pa lang ng 2017, halatado na yung mga pro-US retired generals, no? Tulad ni Lorenzana, diba? At si Esperon, yung talagang gusto nilang itigil na yung peace negotiations. Mayabang pang sinasabi kung mag-land reform, ba't hindi na lang kaming gagawa? Bakit pa
mag-share ang NDF sa kredito, ganun ba? Pero sa katotohanan, yung Trump administration may utos na sa mga assets ng US sa loob ng armed forces na ano yan, isabotahin na yung peace negotiations. At itong si Duterte sumunod. At nung lalo na nung bumisita itong si Trump ng November, mga November 10, inutusan na niya si ano, si Duterte na itigil mo na yung peace negotiations. Total, ano naman, magbibigay ako ng military assistance sa ilalim ng Operation Pacific Eagle. Military assistance without oversight na by US Congress related to human to human rights, no? So ano, si Duterte inakala niya na mapapakinabangan niya yung pagtigil ng peace negotiations, pwede pa niyang ituloy sa isang pasistang diktadura, sisihin niya ang CPP at NPA na sila yung magugulo, samantalang si yung military sige nang sige sa all out war mula sa umpisa. At ang NDF maayos na naghahapag ng mga complaints sa karampatang komite sa ilalim ng yung monitoring committee sa ilalim ng ano Karel, no? Itong si Duterte sa press siya tumatakbo para umatake. Ngayon si Duterte sa palagay ko may paraan yan eh, kung technical lang pag-usapan, sa resumption ng peace negotiations kapit na may termination na tulad na ginawa ni Estrada sa nakaraan at yung amounting to termination na ginawa nila Arroyo at Aquino, may ano lang eh, simple lang phraseology sa resumption of talks eh. Yung sasabihin lang sa panibagong agreement to resume the peace negotiations, yung ano, reaffirmation of the existing agreements following the joint the Hague Joint Declaration, ganun lang. Pero ang hindi simpleng kasulatan lang yung gagawin eh. Sa dinami ng krimen ni Duterte na ginawa, ano yung surod sa mga influences niya, anong bagay ititigil niya. Dapat handa siyang ano, bawiin. Wala na. Nawala ang sound. Gawa ni Duterte sa militar at pulis, ano yan? Malaking bentaha, malaking benefit yan sa sambay ng Pilipino. Hindi na bale yung kwan, kahit na maliit yung panahon. Si Duterte hanggang ngayon, umaasa na ano eh. Naglalaro eh. Yung inakala niya na pwede niyang pwede pa rin niyang ituloy yung charter change, at kung hindi niya may tutuloy, yung ano, gagamit siya ng proxy tulad ng anak niya. Gusto niyang gawing ng Pilipinas na buong Pilipinas na parang Davao, no? Siya daw yung vice presidential candidate, si Sara daw presidential, no? Parang Davao arrangement. Eh, si Duterte parang bulag sa kalagayan dahil sa kasalanan na niya mismo sa pagiging paglulustay ng pera ng bayan sa pamamagitan ng pagnanakaw at yung pagbubuhos ng malaking pera sa ano yon, sa military overspending, eh pagkatapos dumating pa yung COVID, ano yan, sira ang ekonomiya at responsibilidad ni Duterte na may kumunoy na ano, na kinalulubugan na siya sa palagay ko, umpisa na yung ano eh, paglamon sa kanya ng kumunoy na gawa niya eh, itong paggalat sa presyo ng mga basic commodities, ano yan, hindi niya alam na ano, galit ng mga tao sa kanya. So at yung mga krimen na ginagawa tulad itong nakarang ano, Bloody Sunday,
kitang-kita garapal na no, pinasok ang mga tahanan at opisina ng mga pinatay, eh kitang-kita na masaker at nagkautang na siya maraming dugo at kung magpilit siya na lumampas, na lumampas sa term niya na 2022, may mga grupo na ng mismong militar niya na na salungat sa mga krimen na pinapagawa sa militar na tutodas kay Duterte. Siya mismo si Duterte sabi, kung ako ay lalampas sa 2022, pwede ninyo akong barilin, sabi niya. Kaya may tutupad yan na may mga grupong militar mismo, yung mga ayaw, baling sumusunod yan, mga Davao Boys lang, yung mga dating kasabwat na ni Duterte sa krimen, mga police officers and military officers na nalilbihan sa Davao, yan ang pinapalamon yan ng maraming pera at sunod-sunuran minamantini ni Duterte bilang utusan niya. Pero may mga ilang matitinong militar sa mismong loob ng AFP na handang tumodas kay Duterte kung siya ay lalabag sa konstitusyon o kaya gagawa siya ng ginawa ni Marcos tulad ng charter change para magpataw ng pasistang diktadura sa Pilipinas. Ay po, tama po kayo. Si Ginoong Rapi Bailoses po, baka may gusto po kayong idagdag na kasagutan. Kung totoo talaga na gusto pa ni Duterte na mag-resume ang peace negotiations, sa tingin ko, bukas na bukas ang NDF na humarap. Kaya lang, sa lahat ng mga ginawa na niya, ng kanyang rehimen na mga krimen laban sa mamamayan, lalo na yung mga extrajudicial killings nung Bloody Sunday, halimbawa, o yung paghuli o pagdakip at pagkukulong sa mga aktivista na nitong nakaraan naman napatunayang walang batayan kundi mga fabricated evidence, planted evidence, kaya na-release yung dalawa sa Mandaluyong jails. Sa lahat ng mga ginawa niyang yan, kailangan meron siyang dapat bawiin at kilalaan uli ang mga dati nang napagkasunduan sa pagitan ng GRP at NDFP ng mga kasunduan, especially yung CARIL, Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law, na patuloy na nilalabag ng kasuyang rehimen, yung JASIG, yung para maprotektahan yung karapatan, kalayaan ng mga involved sa GRP, NDFP peace negotiation. Bakit hindi? Bakit hindi mag-resume uli ang peace negotiations kung yun ang gugustuhin niya? Pero ang laki na ng mga naging problema na nilikha niya na humadlang at naging malakid na sa pagpapatuloy ng peace negotiations na ito. Tama yung inyong yung inyong paksa. Bakit hindi kapayapaan? Why not peace? Sa halip na magpatuloy pa ang armed conflict sa pagitan ng GRP at NDFP, isang virtual civil war na ito, isang civil war na ito sa pagitan ng dalawang political authorities. Hindi na nila maidideny ito kahit
ayaw na nilang kilalanin ito. May sarili ng pamahalang demokratiko ang mga revolutionaryong kuwersa ng CBP-NPA at yan ay tumagal na ng mahigit 50 taon. Bakit? Bakit tumagal na ganyan? Kasi nagpapatuloy ang matinding at tumitindi pang pagsamantala at pang-api ng mga nag-aharing uri sa Pilipinas. Malalaking komprador burguesia, mga asindero at mga kinatawan nila sa pamahalaan ng mga burokrata. Nagsisilbing lahat sa dayuhang imperialistang amo nilang imperialismong US. Ngayon, nadagdag pa ngayon ang mga nagaharing imperialista sa China na nangangangkam ng mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya para sa sinumang susunod na rehimen sa pasistang diktadurang rehimen na ito ni Duterte, kailangang harapin nila ang usapin ng peace negotiations sa NDFP para mahanapan ng mapayapang kalutasan ang armadong labanan sa ating lipunan. Pero kailangan yung mga pinag-uugatan nitang pang-ekonomiya at pang-politika ng armadong labanan ito ay mapawi o maalis sa pamamagitan ng mga kinakailangang reformang pang-ekonomiya at pang-politika na epektibo tibong maipapatupad para makamit ang tunay na makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ating bayan. Yun lamang po. Okay po, marami pong salamat ka Rapi Bailosis. Malinaw po ang inyong kasagutan. Ako po tayo sa ikalawang katanungan. Di, ano po ang masasabi ninyo sa latest statement ni VP Lenny Robredo tungkol sa statement niya sa naganap na massacre sa Southern Tagalog o yung Bloody Sunday? Di, hayaan niyo po akong i-quote yung ilan sa mga sinabi niya, no? Di, the Filipino people deserve better than this murderous regime. Tapos ang ilan pa sa mga bahaging binigkas ni Robredo. There's no other way. Maganda yung sinabi ni hindi pa. Apo. Sige. Apo. Tuloy pa. Ah, Kadyo, ipikasin ko lang po yung sinabi niya para sa mga tagapakinig natin na para ma-update din po siya sila kung ano po yung sinabi ni Ka Lenny Robredo. There is no other way to describe this. It was a massacre. And it came just 2 days after the president himself ordered state forces to ignore human rights, kill communist rebels, and finish them all. At before the NTF, LCAC. Mariin natin kinukundina ang mga pagpatay sa Calabarzon, gaya ng pagkundina natin sa pagkiti sa napakaraming inosenteng buhay sa ilalim ng administrasyong ito. Bagkus, mas lumalakas lang ang panawagang ipakita na handa tayong magbigkis at magkapit-bisig para protektahan ang isa't isa. Na handa tayong tumindig at magsalita, hindi lang para sa ating pamilya at mga kakilala, pero para sa ating kapwa na naniniwala sa mabuting pamamahala, kalayaan at demokrasya. Na kailangan nilang harapin ang bawat isa sa atin kung gusto nila tayong pigilan sa pagsambit ng katotohanan. The Filipino people deserve better than this murderous regime. Yun po yung sinabi ni Lenny Robredo. Ano po yung masasabi ninyo dito? Magandang sinabi ni Lenny Robredo. Mabuti yan. Pinukulong niya agad na massacre, yung pagpaslang ng Siam sa Bloody Sunday at tinukoy niya ang kwan kailangan ng pagrespeto sa human rights
Kasi itong si Duterte, di ba? Ignore human rights, kill. And make sure you kill ano, you kill the enemy, yun ang ano niya. Eh ang tinodas yung mga aktivistang legal, garapal na garapal yung ano, yung kriminalidad ni Duterte at kanyang mga lipures. Lalo na niyang dati niyang ano, ginagamit sa pagpatay ng mga tao na si Sinas. Ano yan, walang alam yan kundi pumatay. Hindi lang ano yan, hindi lang gago yan sa paglabag sa quarantine. Ha? Yung health protocol, gago yan dahil sa mamamatay tao yan. Tulad ng kanyang amo na nag-uutos sa kanya. Napaka mabuti nung sinasabi ni Vice President Lenny Robredo na ituring na isang massacre yung nangyari noong nakaraang Bloody Sunday. Hindi lamang yon, yung iba pang mga pagpatay na ginawa ng rehimeng Duterte. Kaya lamang, kailangang linawin pa ngayon ni Vice President Robredo kung siya ba ay bukas sa muling pakikipag-usap sa National Democratic Front na kumakatawan sa CPP-NPA para magkaroon ng mapayapang kalutasan ang armadong labanan sa ating lipunan. Hindi ko pa siya naririnig na magsalita tungkol dito. Kailangan kung siya man ay nagnanais na lumaban sa eleksyon sa susunod at pwedeng pumalit sa kasalukuyang rehimen, magsalita siya tungkol dito sa usapang pangkapayapaan. Dahil ito ang tanging paraang posible para ang napakatagal ng armadong labanan o civil war sa ating bansa ay mabigyan ng mapayapang kalutasan, pero batay sa mga kinakailangang pang-ekonomiya at panlipun, pampolitikang reforma na magtatanggol sa mga pinag-uugatan ng armadong labanan na ito. Yun lamang po. Okay po, marami pong salamat sa sagot ni Kadyo Matt Karapi. Para po sa ikatlong katanungan natin, sa pagpapalit ng US government, may maaasahan po ba tayo na bagong dynamics o impluensya sa peace negotiations sa hinaharap? Nasabi ko na na no, si Trump ang nag-utos kay Duterte na itigil na yung peace negotiations, at nakita naman ni Duterte, mapapakinabangan niya yung ano, utos ni Duterte ni Trump sa direksyon ng pasistang diktadura. Bale, ano yun, pumatok si Duterte, si Trump sa hilig ni Duterte na mangamkam ng kapangyarihan. Ngayon, pero mahirap ano, umasa kay Biden, na kumpletamente. Mahirap umasa dahil ano yan, tinatawag siyang ano sa Amerika na man of the system. Man of the system. Kasabwat yan ni ano, W. Bush sa ano yung pagsalakay sa Iraq, sa paggawa ng Patriot Act, yung so-called anti-terrorism law sa US. So, man of the system yan. Tawag sa kanya bipartisan man. At susunod yan sa deep state, no? Kaya ganito, at the least natitiyak ko na si Biden gagamitin niya, isasagad niya ang gamit kay Duterte hanggang end of his term. Ngayon, yung kung magpilit si Duterte na magpatuloy sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pasistang diktadura o charter change, o kaya yung ano ba, yung pipiliin niya sinong papalit sa kanya dahil kontrolado niya yung TIM,
yung counterpart, ano, counterpart form ng Smartmatic. Yung ano, pag-aari na nila ni Dennis O, yung TIM, na nagduktor sa resulta ng eleksyon ng 2019. Ha? Si Duterte, confident na ano, mag-eleksyon man, kaya niyang ano, ayusin yung resulta. Dahil ano yun, nagawa niya ng 2019 sa midterm election, pati yung mga gago, ginawa niyang senador, no? Ayaw matitinong tao, magagaling na dapat naging senador. Ano yun? Inechapuera. Sino? Mga, yung utusan niya, yung balit niya, ang ginawa niyang senador. Yung mamamatay tao na si Bato, ginawang senador. Kaya binulok niya yung senado para lang makapag-supermajority. Ngayon, yan, may problema si ano? May problema si Biden. Yung si Duterte, alam mo, kahit na puppet yan, may tinatawag na ano, relative autonomy. Dahil ano, kung tinitiyak niya ang panloob, panloob na ano, control, ano yun, ang imperialistang amo, kuminsan, ekwan, dapat ano yun, yung hindi pwede makagawa ng bigla-biglaan. Pagkatapos, ginagamit naman ni Duterte na counterbalance niya yung pagiging tuta niya sa China. Pero yung pagiging tuta sa China, peligroso yan para kay Duterte. Isang incentive ng US na ano, sipain si Duterte. Dahil marami ng ano, maraming advantages na binigay sa China. Samantalang may constitutional provision against foreign military bases, hinayaan ni Duterte na magkaroon ng 7 military bases. Ang China, yung mga artificial islands na ginawa sa West Philippine Sea, labag sa soberenya ng Pilipinas, yung ano, panghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano yun? Hindi nagugustuhan ng US yun. So, at pagkatapos, itong kabalbalan ni Duterte na mapanghamon sa US, yung national power grid na ilinagay na sa control ng China. You know? Pagkatapos, ang katawa-tawa ngayon sa loob ng malalaking kampo, may dalawang imperialistang kapangyarihan na magkasalungat na may ano ba? Merong pwesto, ha? Yung China Telecom, may cell tower, yung US naman sa ilalim ng BFA at EDCA, meron silang ano, internal base sa kampo. May mga facilities sila, personnel na hindi pwedeng ano pakialaman ng ano itong mga puppet na tropa ng Pilipinas. So ganon. Ang mangyayari dito, ano eh, yung napaka-iksi yung panahon eh. Ganito yan eh, nasa ang Pilipinas o si Duterte, nandito na dito sa ganitong kalagayan. Duterte just have enough time to imitate Marcos. Remember, si Marcos gumawa ng Martial Law Declaration 1972. And that was just the year before the end of his term. So crucial yung ano, 2021, kung anong gagawin ni Duterte. Matyagan ni si Duterte na mabuti itong mga buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, kung anong katarantaduhan na gagawin niyan. Gagawa ng mga insidente yan para magkaroon ng lisensya o dahilan para ano, magdeklara ng martial law o pagkatapos si ano na i-railroad yung ano charter change, yung charter change eh, ano eh, yung burador niyan eh nasa ano pa sa kongreso at mayroon siyang ano sapat na bilang para ilusot. Kaya bantayan na mabuti si Duterte. Pero ang sa bandang ano bahagi naman ng US may ralakas ng US para itumba yung puppet, no? O kaya ano 'yon? I-restrain o pigilan
yung alam niyo sa armed forces, ang majority pa rin diyan ay pro-US. At yung mga kontra kay Duterte, ang mayorya ay pro-US at yung ilan lang, maliit na bahagi, minorya yung makabayan. Yung tunay na makabayan, yung mga nag-KM o may simpatiya sa ano, sa kilusang revolusyonaryo. Kaya ang kaya ng US utusan yung mga asset niya kahit na yung mga pro Duterte, madaling utusan yan dahil si Lorenzana naman eh, kung utusan ng US yan, hindi nga matatanggihan ng US. Long time ano yan? Long time asset yan ng ano, DIA. Alam niyo yung pinakamataas official sa ano, kahit na yung sunod-sunuran kay Duterte, nagdo-double agent din yan para sa US. Yung either asset sila ng CIA or Defense Intelligence Agency. So, pati yung mga inakala ni Duterte na kanyang-kanya, pwedeng baliktarin ng US kung gusto ni Biden na ano yun, na baliktarin yung mga nakapaligid kay Duterte. Di ba nakita naman ninyo kung ano, paano bumaliktad sila ni Riley at saka Ramos, ha? Sa panahon ni Reagan, ha? Posibleng mangyari yan. Kapag kasi ganito yan eh, kung si Duterte magpilit na may tangan sa kapangyarihan lampas ng 2022, peligroso pa yan para sa sistema, sa ruling system, at peligroso sa number one position ng US bilang imperialist power. Alam nyo, ganito naman ang kwento eh, ang balanse ng dalawang magkaribal na imperialistang kapangyarihan, ang US pa number one over China. Number one ang US sa investments at yung actual influence sa military at saka military supplies. At yung mga tropa, ayaw nilang gumamit ng ano, yung mga small arms, mga arms na binibigay ng China at Ruso. Gusto pala nila yung mga American made, no? Yan ang blue seal sa kanila. Yan ang mentalidad ng mga sundalo. Yung pagkatapos yung quad, na yung kombinasyon ng ano ng Japan, US, Australia at India, dinidevelop yan pangontra sa ano, sa China. Kaya ay inaassert niya Indo-Pacific route, no? Na ano ba, mga 40 to 50% ng ano traffic. Pagkatapos ang plano ng US naman, strategic level na ito, yung inalisan na ni Trump ng ano, inaalisan, tinitibag yung export surplus na pinapakinabangan ng China. Pagkatapos ilinilipat yung ilang investments. Pagkatapos ang malaking sabotahe ng US Chinese strategy, yung mga pinautangan ng China kaugnay ng Belt and Road Initiative, ano yun, hindi kayang magbayad kasi ano yun eh, masyadong mabigat yung mga provision na kinukuha ng China. Pero ang kanilang gante, inalukan ngayon ng alternative loans para iwanan nila. Pwede silang mag-default sa Chinese loans. Yan ang ano, yan ang nangyayaring labanan. Pero sa loob ng Pilipinas, ganito, ang lakas lang naman Chino, yung kanyang malaking comprador burguesia sa mainland, ano yan, nakakalat sa Pilipinas yung mga ano, ahente nila at yung nakatambak sa Maynila, yung mga nakinabang sa mga pautang sa private construction, at saka mga trading companies, mga at kung sino-sino pa, ano, malaking komprador. Pero ano pa rin, ang China, ano pa rin, secondary pa rin sa US sa loob ng Pilipinas.
Ngayon, kapag ang pinaka-crucial dyan, yung anong gagawin ng US tungkol sa mga assets niya sa loob ng AFP at mismong sa ano, sa mayroon ding assets sa PNP, no? Ngayon, maaring may panaw ang tanong ko, no? Sa sarili ko. May panahon kaya ang US na pigilin yung tinatawag kong relative autonomy ni Duterte? Paano niyang pigilan si Duterte niya gamitin yung control niya sa COMELEC para lokohin yung 2022 election? Ngayon, paano niya ihanda yung oppositionista na kapalit ni Duterte? Ang US madaling makabigay ng deal sa oppositionista, sino man, Leni o sino pa man, no? Na, okay, kung sunod kayo pa rin sa US, tutulungan nyo kami dahil ano, yung Duterte na yan ay talagang pahamak, ala Marcos. Dapat nang sipain yan. Ipapahamak niya lang yung democracy, no? Yung tinawag nilang ruling system. Yung tinawag nilang democracy na ruling system. Kaya, yung ano, yung palagi ko kung may mangyayari na pabor sa opposition, bibilis sa mga pangyayari. Ha? Kaugnay niyan. Itong crucial year, itong 2021. Isa pa, ano? Ha? Isa pa, pero masyadong umaasa na ito sa ano, special circumstances. Alam mo, si Duterte, alam niyo, si Duterte, madalas ang dialysis niya, kaya madalas sa Dabaw. Ha? Ayaw niyang makita sa Malacañang na ano, nakahiga. At na, ano yun, nakatusok yung ano, yung bloodline niya, no? Pagkatapos, yung ano, nahahalata na, hindi lang may sakit sa katawan, ha? Sa loob ng katawan niya, kundi sa loob ng utak din, ha? pero huwag umasa niyan, ganito. Yung si Duterte, kung pakinggan mo lang, ano, makita mo talaga sira ulo na, no? Kaya ano yan, sira ulo rin yung mga sungot yan, di nakakapansin yan, ha? May diferensya rin sila sa ulo. So, ganito, walang mapagkakatiwalaan at masasandigan ng masang Pilipino kundi lumaban. Sino man manungkulan, Duterte o sinong kapalit niya na oposisyonista, magkakaroon ng peace talks lamang pag nakita nilang may lakas ang kilusang revolusyonaryo, may masa at may sandata. Doon lang nila makikita na ano yun, logical, rational to talk to the NDF again. Otherwise, ano yan, kung sakali may papalit kay Duterte sa 2022 na galing sa ibang partido, yung ano yun, gagamit ng siguro 6 months, the usual 6 months to 1 year, kunwari gusto peace talks, pero mag-consolidate muna ng power. Pagkatapos, titira na naman. Ha? The best possibility for the Philippines sa tinagal ng kilusa revolusyonaryo, marami ng ano, maraming mga makabayan at progresibo na makakakyat sa mataas ng taas ng gobyerno at yan mas handang makipag-usap ng matino. Sa ngayon, ang pinipiling na negotiator, itong ano, last panel ng GRP, sa tingin ko the best na since the beginning. Ayun lamang, yung presidente, the worst, no? Yung team nila Belio, matitino yan, nakakaintindi. Na programang pambansang demokratiko. Pero yung jefe nila, yung boss nila, Aigwan, may sira. Yung magaling magkunwari para magloko, manggancho. Yan ang katangian ni Duterte.
pwedeng Dadagdag po kaya, sir? Oo. Sinasangayunan ko yung mga sinabi ni kasamang Yoma Season. Si Biden ngayon ang kumakatawan sa interes ng imperialismong Estados Unidos sa buong daigdig at partikular sa Pilipinas na kung saan siya hinahamon ngayon ng isang bagong saltang imperialistang kapangyarihan ang China. Kaya si Biden hindi maasahang sasang-ayon sa anumang usapang pangkapayapaan na magbubunga ng pagkaputol ng kontrol at impluensya nito sa Pilipinas. Hindi niya papayagan yan. Kaya mahirap asahan si Biden na makatulong sa resumption ng peace negotiations. Ang talagang kailangan, tulad ng sinabi ni kasamang Joma, palakasin ng mamamayan kasama ang iba pang makabayang puwersa na nagnanais ng tunay na mapayapang kalutasan sa armadong labanan, ang kahilingan para muling ibalik ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. Walang ibang maaasahan tayo para sa resumption ng peace negotiations na ito para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, kundi ang mas malakas pang paglaban at paghingi ng mamamayan para ito ay mapanumbalik, maibalik ang usapang pangkapayapaan, hindi si Biden. Okay, marami pong salamat sa sagot ni Ka Joma at ni Ka Rapi, no? Si Ka Joma, meron tayong notes na kahit siya ay may mga katanungan kung paano matotodas yung rehimen ni Duterte hanggang sa kanyang mga susunod na angkan. May dalawang notes, no? Sa pamamagitan ng kikilos mismo yung imperialismong US para mawala sa kapangyarihan si Duterte at yung mga special na circumstance kagaya nung mga sakit niya. At pareho si Ka Rapi at si Ka Joma na nagkakaisa sila na makukuha at makakamit natin yung just, long and lasting peace sa pamamagitan ng pagkilos mismo ng mga mamamayan. At hindi tayo makakaasa na manggagaling pa siya sa gobyerno. E di, ayun o, tapos na po tayo dun sa ating mga advanced questions. E di kung hindi po ako nagkakamali, meron po tayong dalawang nagtanong mula dito sa ating meeting at may isa sa FB Live. E di, hinihikayat ko po na yung South Caloocan tsaka si Cedric ng LFS na mag-mic on tsaka mag-video on para i-post ang inyong mga tanong kay Ka Joma at kay Ka Rapi. Di, tama ba? Dalawa lang yung nagtanong dito. Anong tanong? Number 4. Hindi pa. Okay. Unahin natin yung sa South Caloocan. Ito, yan. Ano? Tungkol saan bagay? Sige, itanong nyo na. Okay. Tanong na kayo mula sa South Caloocan, YS. Gabriela po. Ah, Gabriela. Okay po. Ah, hindi pa talong. Ano ang tanong? Magandang araw po. Yung tanong po namin, kung meron na po pang mga hasyendero na naliliwanagan at nagbabalik ng mga lupang kinamgam nila sa kasalukuyan.
Ngayon, kailangan nating intindihin, no? Ang katangian ng uring asyendero, ano? Kung asyendero yung malalaki na yan, ano? Yung sila ay ano yon, makakaiwas ng land reform ng reaksyonaryong gobyerno pag nag ano, nag-incorporate sila, ha? Ginawa lang corporation, ano pa mag-aalok pa yan ng ano, mag-aalok pa ng sape sa korporasyon sa mga kasama yan na hindi maka-afford, no? At pagkatapos, by sistema sila, hinahati nila yung pag-aari sa ano yan, kamag-anakan nila. Ha? Di ano yan, lusot, no? Yung may asyenda na dati. Tingnan yung Asyenda Lusitan, di ba? Paano nagpapanatili ng pag-aari at kapangyarihan ng asyendero, no? Ha? Alam na lang kong katangian ng uring asyendero dahil galing ako dyan. Ha? Pagkatapos, so, mismong yung hindi malalaking asyenda, yung mga nagmamayari ng some hundreds of hectares, ano yan? May paraan sila. Yung usual na paraan nila, hati-hatiin nila yan sa kamag-anakan. Kaya madaling mag-comply sa 25, no? Retention, 25 hectare retention limit, no? Lusot. Pagkatapos, yung mga burokrata, na yung mga landlords na may mahusay ang kanilang ugnayan, madali naman sila magkaroon ng magandang ugnayan sa mga ano eh, opisyal. Yung malawak na lupa nila, yung ibebenta sa gobyerno for land reform, yung walang kwentang lupa, i-overprice. Kaya lugi sa triangular negotiation between ano, the peasants, the landlord, and the government, 2-1 yan. Ino-overprice yung lupa. Pagkatapos, ano yan, happy yung landlord. Yan ang ano, magmula pa sa panahon ni Quezon, pag ipinagyabang na ano, may land reform at may malalaking asyenda na ahin na pinagkahati-hati, usually mga ano yung low quality land and in-overprice. Oh. Ngayon, pero ang kilusang revolusyonaryo, mapanuri. Inaalam yung iba't ibang klase at antas ng ano, ng mga mga panginong may lupa, yung mga maliliit at panggitna, lalo na yung tumitira sa probinsya, marami sa kanila yung ano, susunod sa minimum land reform. Sa mga lugar na yung pangkailangang ano, isagawang land reform, yung bang rent reduction, elimination of usury, price control of the ano ba, price in favor of the peasants at the farm gate, maganon. Yung ang tinatawag kong minimum land reform. So may mga ano yan, sumusunod, wala silang problema yan sa kilusang revolusyonaryo. Pero yung malalaking pag-aari ng lupa at mga opisyal sila ng gobyerno, may tendensyang maging ano, local tyrants, no? Nagiging ano sila, despotic landlords. Kaya ano yan, may enlightened landlords sumusunod sa ano, batas ng people's government. Meron naman yung ano, lumalaban at yung ano, yun ang ano yan, yun ang paminsan-minsan may pinaparusahan diyan na ano, abusadong ano, local tyrant, no? Pinaparusahan ng NPA. Yan ang ano, kaya yung sinusuri yung ano, iba't ibang tipo ng landlord at anong sitwasyon. Kapag ano yan, yung sa kaso ng mga land grabbing, alam mo, kahit sinong matas na opisyal, at sinong dating asyendero o anong korporasyon, pwedeng ano, mangagaw ng lupa kahit sinasaka na ng mga katutubo, yung mga pinakapobreng mga magsasaka, ano yun, inaagaw. Ha? Yan eh, binabakbakan ng ano, ng NPA. Ha? At kung usually ano yan eh, ang NPA at masa sasabihin sa ano, land grabber, oh, iyong papel, pero amin pa rin lupa. Palalayasin yung ano, may papel, no?
Ha, yung may papel na, na kinuha sa mula sa gobyerno. Pagkatapos, ang ginagawa ng Kwanjang, kilusa revolusyonaryo, yung bang ibinabalik parang ano yun eh. Ginagawang effective yung panunumbalik ng lupa sa kamay ng mga magsasaka at katutubo. Yung sali, ano yan eh, lugar ng mga katutubo yung ano eh. Pinang-agawan ng lupa para sa plantasyon, para sa minahan, at kung ano-ano pang ano, gamit ng mga ano, mga mapagsamantala. Okay. Okay po. Kayo po, Karapi, may gusto po kayo. Tama naman yung sinabi ni Kasamang Joma, lalo na sa mga maliliit at panggit ng mga Panginoong may lupa, hindi lang iilan dyan ang pumapayag o sumusuporta sa minimum na programa sa reforma sa lupa. Ibig sabihin ng minimum na programa, yung binabawasan yung renta o ibinibigay ng mga nagtatrabahong walang lupang magsasaka o manggagawang bukid sa kanila, at pinapalaki yung bahagi ng mga magsasaka. Ito na yung mga ilang, hindi lang iilan naman to eh, mga naliliwanagang Panginoong may lupa. At sila ang nakakatulong din sa revolusyonaryo sa ng APPA para ipatupad yung tunay na reforma sa lupa. At binibigyan sila ng pagkakataon ng revolusyonaryong kilusan para magkaroon ng silong lupa, sasakahin nila ang hindi yan na imposible. Nangyayari na yan sa maraming lugar na alam ko din nagnanangkaratos sa kanayunan, sa hanay ng mga masang magsasaka. Yan yung mga naliliwanagan na mga asyendero. Okay po, marami pong salamat. E di, may isa pa bang katanungan mula sa South Caloocan? Opo, yung ano po, yung posible po bang magdeklara ng martial law si Duterte bago matapos yung termino niya? Ano yan? Ang possibility ng martial law declaration, nandyan, itong year 2021. Possibility, ha? Hindi ko tinatap sa sinasabing katyakan, no? Kasi si ano ang posible pang magkaroon ng salungatan yung power ng US at yung ano what I call yung relative autonomy ng power ni Duterte. Kung magpakaloko si Duterte, magma-martial law, gagawin niya ng 2021, magagawa ng ilang incident, magdadahilan. Kaya ito eh yung ang ginagawa niya ngayon, yung manakot, patay ng patay all over the Philippines. Yan ang ano, preliminary yan. Kaya huwag magulat naman, samantalang hindi ko tinitiyak na gagawin ni Duterte martial law, yung ano, yung may posibilidad yan, at kung mangyari, huwag magulat. Magiging ano na lang, maliwanag na lang pag lumampas ang 2021, ha? 6 na buwan na lang natitira at ano, hindi pa niya nagagawa yung martial law declaration o ano pa, hindi pa sinasabi, hindi pa binabandila yung charter change para ano, yun ang ano naman eh, kay Marcos ano yun eh, una martial law, ha? Pagkatapos charter change, tapos pinasukan niya ng transition provisions doon para ano yon, may pagpatuloy niya yung ano, yung executive powers niya.
over the other agencies, the branch, over the other branches of government. So ano yan, crucial yung 2021. Pag bantayan ngayon, kailangan itong ano, tinatanggap ng opposition eh. May kahinaan ng opposition, no? Dahil ano, yung halos maubos yan eh. Almost decimated yan. Yung in the extreme, yung ano, yung PDP laban eh, mga tatlo lang sa Kongreso, no? Ha? Pero yung ugaling Balimbing, yung mga dating dilaw lumipat na ng uma, parang baha na lumipat sa umagos sa Duterte regime, kaya payatot yung opposition at medyo huli-huli na yung pagbanat ng partido, parang ano eh, kulang-kulang sa organized opposition ng conservative opposition. Kaya tumitindig na malakas na opposition sa kwan, sa Duterte regime ay yung national, yung legal forces, yung legal democratic forces outside of the Liberal Party. Yung Liberal Party, ito si Kwan eh, si Lenny, kung kailan lang ano eh, yung sa competition eh, parang ipinapakita niya na mas matino siyang tao, pero yung pagbanat kay Duterte, ito na lang, di ba? Ito na lang 2021, bagamat lagi siyang tinitira, ngayon lang tumira na matindi. Sa palagay ko, may kondisyon yung conservative opposition na pabilisin yung paglakas, yung organisadong lakas nila. May possibility yan. At kailangan merong silang malapad na nagkakaisang hanay kasama na yung mga makabayan at progresibong puwersa. Magtutulungan sila yung nagkakaisang hanay at yung isang paraan yan paano pabilisin yung isolation at ouster ni Duterte. Yung ouster, ano yan eh, ang kwan eh, ang mukhang ano, ang US baka hindi papayag yan sa ouster. Ha? Yung ang ouster successful kapag bumaliktad yung ano, yung ilang grupo sa loob ng AFP, di ba? Ganyan bumagsak si Marcos, ganyan din bumagsak si Estrada, bumaliktad yung ano, yung mga leading generals ng pati administrasyon. Ngayon, yung bali ang ano pa, the way Duterte is ingratiating himself with the US, including its deep state, no? Yung deep state eh, sino mga administrasyon, yung mga mamamatay tao yan sa ano, national security system ng US. Yung ano, may assurance si Duterte na tutudasin niya daw ang revolutionary movement. Posibleng ano, patagalin ng US si Duterte hanggang end of his term para isagad yung gamit niya sa ano yung pagtira pag sa attempt na supilin ang revolutionary movement. Pero ang alam din sa palagay ko, kalkulado ng US na kapag pinalampas niya ang si Duterte sa pagkahari, yung lumampas sa 2022, ano yun? Peligroso sa sistema, ipapahamak niya. Pati yung mga yung conservative opposition, madidismaya. Kita ninyo, ano yung kuminsan, paano nagkasabay-sabay yung mga tarantadong pasista, yung may ano ba, may ano ba, may tendensyang pasista, mga Reagan, Bolsonaro, Duterte, Modi, hindi nyo napansin yung nagkasabay-sabay yan. Ngayon naman, may tendency naman, ang iniisip ko dyan, yung US Deep State, ginawa niya ito. Ngayon, parang ngayon, may pagbaling ngayon
sa Brazil, ay sa US, si Trump, pinalitan. Si Brazil, si Bolsonaro, yung bulok na at nare-rehabilitate si Lula, ha? Na social democrat. So, baka isipin ng US na since pahamak si Duterte sa ruling system, mabuti pa kung palitan ng may itsurang democratic at marunong at for a while pwedeng makipag-peace negotiations pa yan, no? Ang US iriregalo kay Duterte, ha? Iriregalo kay Duterte ang pagpapanatili sa kapangyarihan bayan 2022 kung talagang kaya niyang sirain yung kilusa revolusyonaryo, ha? Premyo niya 'yon. Ay kaso paano utasin ni Duterte ang kilusa revolusyonaryo samantalang siya si Duterte mismo ang pinakamasamang kinatawan ng napakasamang sistema, ha? Samantalang na umiiral ang dominasyon ng imperialismo, ha? Nandiyan yung feudalismo at burokrata kapitalismo, bulok na bulok pa yung kinatawan, gangster, ha? Na makitid ang utak, ha? Walang pananaw na lampas sa kasakiman, ha? Sa kapangyarihan at kurakot, no? Yan pang kinatawan ng sistema. Actually, yung kilusa revolusyonaryo lalong lalago at susulong. Ika nga, yung lupa mataba para sa revolusyon kapag ang presidente mo ay gunggong na yan. Na ginawang popular ng troll. Pati sa pati sa sock media naman, nalalabanan na sila. Kahit na laki-laking ginagastos nila. Ha? Wala nang naniniwala sa ang ang tumod, alam niyo si Marcos paano pagpatay kay Aquino. Bago patayin si Aquino, si Marcos bumabaho na nung hindi makautang na sinlaki sa dati tapos may nagumpisa ng inflation. Itong si Ninoy akala niya payback time na. Kaya pumalik sa Pilipinas, pinatay siya. Pagpatay kay Aquino, lalong sumama yung posisyon ni Marcos. Lumagablab ang kilusang masa. Ha? Ganyan ang mangyayari. Si Duterte, kung ihambing kay Marcos, malayong mastuso si Marcos pero pa rin siya, naisahan niya yung sarili niya. Itong may pasinto-sinto, kulang-kulang, ha? Kung ikumbing kay Marcos, yung madaling gumawa ng maraming mali, malaking mali na yung pag-utos niya ng kill sa mga aktivista. Sige, pumatay siya ng 1,000, baka hindi niya abutin 1,000 kung gusto niya. Iskandalong malaki na. Bawat pagpatay, pag pumapatay ka nang galing sa intelligensya, ha? Hindi bale yung kung sa drugs, pumatay ka ng more than 30,000, mga kawawang pamilyan, hindi makapagreklamo, kundi pinandigan ng simbahan at saka mga human rights organizations. Pero kapag pumatay ka ng maraming aktivista, lalo na yung galing sa intelligensya, ha? Yung tumatawid between manggagawa and petiburges, baka may mga kabagahanag pa yan ng militar sa loob mismo ng militar magkahate dahil sa killing spree na ginagawa ng matauhan ni Duterte. Pahaba yung sagot ni Ka Joma, napasarap yung alam ko po, karapi nararamdaman ko meron kayong karugtong na kasagutan, pero maaari po ba na i-reserve na lang natin yan sa tanong ng youth sector mula sa South Caloocan na kaugnay pa rin po sa martial law? Tungkol pa rin sa martial law. Kasi noong 1972,
tinuring ng CPP na isang open terrorist rule ang ginawa ni Marcos, no? Minonopolize niya yung political power at sinupil niya lahat ng oposisyon, kahit na yung burges na oposisyon, pinaguhuli niya, tinulong niya. Kung hindi pa man yan ginagawa ng Duterte regime, sa actual, marami na siyang ginagawang mga paglabag sa civil, political, and human rights ng mamamayan, especially yung extrajudicial killings, yung mga pag-aresto na ginagamit ay mga planted evidence para sabihin na talagang ganun na rin ang ginagawa ni Duterte tulad ni Marcos noon. Kaya kailangan talaga ang malawak na bilang ng mamamayan, especially yung mga pinagsasamantalahan at inoopress na mga manggagawa, magsasaka, mga mababa ang kinikitang mga profesional, mga walang hanap buhay na napakarami na ngayon, ay magsikap na imulat, iorganisa at pakilusin ang mas malaking bilang ng sambayanan para tuligsain at labanan ang mga ginagawang ito ng rehimeng Duterte. Huwag na itong patagalin. Kung kaya, palitan na ang rehimeng ito para mabigyan ng daan ang isa pang pagkakataon na makapagbalik uli sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA, makahanap at makapagpatibay ng mga kasunduang reforma na mag-aalis o babawi sa mga pinag-uugatan o root causes ng armed conflict na ito. Ito naman ang itinakda ng framework agreement ng dalawang panig noong 1992 nung pinagtibay nila ang Joint The Hague Declaration para isagawa ang maayos at matinong usapang pangkapayapaan. Yun lang. Okay, marami pong salamat. Max, ihabol pa ba natin yung mga tanong mula sa FB? Kaya pa ba ng ating oras? Max. Hello, hello. Tanong natin sa dalawa nating kwan. Mr. Speaker, okay lang po ba kayo magtanong pa po? May karagdagang pa pong tanong para po kay Nakajoma at kay Karafi. Lumalalim na ang gabi. Pwede siguro natin mag-entertain ng mga ilang pa pong katanungan. Okay lang po ba, Kajoma at Karafi, kung meron tayong isa o dalawang tanong pa bago tayo magsara? Meron na pong dalawang oras ang ating kwan. Webinar. Bago tayo magsara. Pwede kong magpandag sa tanong. Ay, yung sagot sa tanong, yung pinag-iwanan, yung huling tanong. Sige. Pwede ba ako magdagdag? Ha? Opo. Gusto kong magdagdag ng sagot sa tanong kung ano ba yung kwan magagawa tungkol sa kapulisan at militar. Ang pinakamaganda yung kung naipagpapatuloy ng NDF o Kilusang Revolusyonaryo yung ano, pagbubuo ng mga lihim na grupo sa loob ng militar. Ang kung saan nabubuo
yung mga grupong militar na makabayan at progresibo sa nung sa panahon ko sa pamamagitan ng KM chapter sa Philippine Military Academy at saka sa ano yan tapos yung mga ROTC may mga makabayan na sadyang pumapasok sa officer corps lalo sa UP yung Vanguard no al paboritong source of officer. Pero boss ano ha hanggang nakakayanan ko di ba naglelektura pa ako at nagipag-interview ako sa mga estudyante sa ano sa National Defense College. At ang napag-uusapan namin yung ano yung peace negotiations at iba't ibang issue. Kaya pwedeng ano yon ang pagkatapos kung may mga officers ka na makabayan sa loob ng ano reactionary army yung ano yung mapapadulas yung ano pag-impluwensya sa ibaba sa mga ano mababang ranggo sa enlisted personnel ano yan galing sa mga uring manggagawa at magsasaka yan kaya isa pang ano yan point of entry ng impluwensya ng kilusang revolusyonaryo yung mga rini-recruit na ano na karaniwang sundalo at pulis. Ah, yung police mismo, ano, open yan eh, dahil kun eh, close to the community yan. Dapat, ano yan, may special organs ng kilos ang revolusyonaryo na, ano, namamahala sa pag-handle sa mga military para mapalaki yung bilang ng makabayan at progresibo. Dahil ano yan eh, para manalo sa revolusyon, hindi lang kailangan mong, ano, tudasin, ha? Hindi lang yung gawin mo yung annihilation function, wipe out the enemy, kundi disintegrate the enemy. Kaya ang kilusang revolusyonaryo, ang NP, mabait sa mga sundalo na nahuhuli. Ang lenient at ipinapakita na ano bukas, kinikilala na kapatid sila sa uri. Ano naman eh? Pinakamataas niya, mga petty burgis, yung officer na ano eh. Yung sa mababang ranggo. Tapos sa ibaba, mga manggagawa at magsasaka yan. Madalas, ano, may nagiging sundalo mula sa mga guerrilla front. Ha? Pinapayagan yan para mapasukan yung, ano, yung reactionary armed force. Kasi ano yan eh, you have the annihilation function and then the disintegration function sa labanan. Ngayon, gusto kong ano magsalita tungkol sa ano sa mga taktika ni Duterte na pang-iisa mula sa umpisa, ha? Nagkunwari na wala siyang off-plan laban sa Kilusan. Ha? Yung pinalitaw niya, pinagpapatuloy ang off-plan bayanihan ni Aquino. Ha? Na 2017 pa lang yung kanyang kapayapaan. Pagkatapos, hindi siya yung nagbubunganga. Siya yung nagbubunganga tungkol sa coalition government. Eh, ano yan eh? Out of order siya dyan. Kung ano mang sistema ng relasyon, ano mang relasyon ng GRP at NDF, pag-usapan pa lang yan sa third item ng agenda. Pero prematurely si Duterte noon para ipakita niya na siya pinaka-progresibo sa mga kandidato, sinasabi niya, he is for coalition government. No? Pagkatapos, nangako yan, voluntaryong galing sa kanya, yung amnesty and release of all political prisoners, hindi siya tumupad. Naantala yung peace negotiations from June, exploratory talks to August. So August, nag-release lang siya ng 19. Kaya nandadaya. Tungkol sa appointment sa cabinet, gusto niya rin mang-isa. Nag-announce siya na ina-appoint niya sila Judy Tagiwalo, si Kapay, as representatives of CCP. Sabi ko, teka. You cannot do that. That will prejudice the peace negotiations. Appoint them on their individual merits. Hindi bilang representatives ng CPP or NDF.
Dahil ano yan, prejudicial to the peace negotiations. Hindi pa yung peace negotiations hindi pa ano, hindi pa ano, hindi pa nagbunga ng agreement na mayroong ano ba kinatawan na sa gabinete ni Duterte. Gusto niya mga isa. Yung mga kapwa niya, reaksyonaryo, tuwang-tuwa sila. Akala nila nakapang-isa. Ha? Nakapang-isa si Duterte sa kilos revolusyonaryo. Pagkatapos, ito yung pang-iisa. Itong malaki. Usual move naman ng military yan eh. Kapag ang military, ganito yung panggugulo nila. Pilit nilang kumuha ng mga early months of 2017, pinipilit nila merong protracted indefinite ceasefire ala ceasefire with MNLF and MILF na wala pang ano substantial ano agreement. Tinatanggihan ng ano NDF yan. So, doon yung ano doon nagdadahilan yung militar na no, mahirap sila makakuha ng gun, mahirap nila lokohin yung NDF no. Pagkatapos itong katarantaduhan yan no, ginawa ni Duterte nasa papel yan, gumawa dahil ano yan, kasabwat niya yung maute sa panggugulo sa Marawi, ha, may contact siya diyan, kaya nagkaroon ng Marawi siege. Dahil sa umpisa, ano yun? Minanipula niya. Pagkatapos gumawa ng martial law declaration, pagkatapos isinama niya ang NPA, sinama niya ang CPP-NPS target. Pagkatapos, gusto mang isa, bunga nito, ang nag-react ang ano, CPP, nag-issue ng statement na ano, labanan itong ganitong deklarasyon. Pasidhin, no? Intensify the armed struggle. Walang reaksyonan. Ngayon, gusto nilang mang-isa sa NDF, gustong pabawi yung ano, yung statement ng CPP. Ganun, yung maraming pang-iisa ginawa ni Duterte. Pero ano, mababaw siya kung ang kausap niya ano, matatalinong nasa NDF, ha? Hindi mo basta maisahan. Mabuti pa kung kausapin mo ng NDF at sabihin mo, seryoso ako at talagang maging seryoso ka na makipagkasunduan para sa kabutihan ng sambay ng Pilipino. Hindi zero-sum game, ha? Between NDF and GRP. Kundi, ha? Gumawa ng mga basic agreements to address the armed conflict for the benefit of the entire Filipino people through social, economic, and political reforms. Kapag ganyan ano, usapan, ano, lalargang peace negotiations. Aba, malaking tagumpay yan para sa revolutionary movement kapag may kasunduan na magkaroon na mapatibay, mapalakas ang pambansang kalayaan at magkaroon ng pag-unlad by development sa pamamagitan ng land reform at industrial development. Those are big historical achievements. Pero itong mga ano, itong mga puppet ng imperialismo at kasangkapan ng mga nagsasamantalang uri, wala silang ano yan, makitid ang daigdig nila. Wala yung tulad ni Duterte at kanyang mga utusang militar, general. Ano, wala silang ano, wala silang interest kundi magnakaw at ano, manloko at gumamit ng puwersa laban sa ano, laban sa mga nakpawis lalo na. Lalo ano, laban sa buong bansa at lalo na, eh, laban sa mga anak pawis. Okay, marami pong salamat, Kak Joma, yes, sa pagsagot niyo dun sa tanong ni Cedric mula sa LFS-NCR na kung ano ba yung gagawin natin sa mga kapulisan at sa mga nasa reaksyonaryong gobyerno. E di, tatapusin na po natin yung ating talakayan. Di, pasensya na dun sa mga hindi nakahabol na mga pwede katanungan. Ay, sige po, sir. Sige po, sir. Okay po. Yeah. Nice ko lang bigyan ng diin bilang okay panghuling salita. Okay. Sa sitwasyon ngayon ng labanan sa pagitan ng
rebolusyonaryong kilusan ng CPP-NPA at ng mga nagaharing uring mapagsamantalang komprador, asendero at mga amo nilang imperialistang Amerikano at ngayon may nadagdag pa ang China, ang pinakamahalaga talaga ay magsagawa ng matiyaga, masikhay, nagawaing masa. Pagmumulat, pag-organisa, at pagpapakilos sa mas maraming bilang ng mga inaaping at pinagsasamantalahang mamamayan para makapagbuo ng malakas na puwersang panlaban sa reaksyonaryong nagaharing sistema. Yan ang nakikita kong kailangang gawin ngayon. Masikhay na gawaing masa, imulat, organisahin, at pagpakilusin ang mas malaking bilang ng mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan para lumaban at pahinain ang reaksyonaryong nagaharing sistemang mapagsamantala. Yun lamang. Okay po. Di, nauna na pong magbigay ng kanyang closing remarks si Ginoong Rapi Bailosis, NDF Peace Consultant. E di, ahiya naman natin ng panghuling pananalita si Professor Jose Maria Sison. Prof, closing po. Ano? Mag-closing ka na. Mag-closing. Mag-closing ka na. Ikaw na. Wala na ang tanong. Wala na. Ikaw na ang closing. Natanong, nasagot yung tungkol sa agreements hanggang FAR. Ay, hindi na tinanong. Gusto ko bang sagutin ni Kajoma yung tanong? Baka. Pwede pa niyang sagutin yon sa iyo sa FARC? Ah, okay po. Sige po. Kayo, ano? Di, basahin ko lang po. Sige po. Babasahin ko lang po para sa lahat, no. Gusto pa po kasing sagutin ni Kajoma yung huling tanong mula sa comment section natin sa FB Live. Di, mula kay Dan Borjal, sinasabi ni Duterte na ang tunay na dahilan kung bakit winakasan niya ang peace talks sa NDFP ay ang demand daw ng NDFP sa coalition government. Hindi kaya ayaw niya dito dahil wala talaga siyang balak na ipatupad ang anumang kasunduan na kapakipakinabang sa mga mamamayan. Tulad sa peace talks sa Colombia, may pinirmahan ng mga kasunduan ang dalawang panig pero dahil walang malinaw na kasunduan sa joint implementation ay pinunit na lamang ng reaksyonaryong gobyerno ang mga napirmahang kasunduan at tinugis yung mga pwersa ng FARC o yung Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pwede kong sagutin yan. Nasagi ko na yung pagbubunganga ni Duterte tungkol sa coalition government bago sa panahon ng eleksyon. At walang demand ng NDF na mag-coalition government, premature, dahil hindi pa inaabot yung third item tungkol sa political and constitutional reforms. Ang doon mapag-usapan kung ano ang ipapapil, ano-ano ang magiging relasyon ng NDFP at buong kilusang revolusyonaryo sa reaksyonaryong gobyerno. Pero doon pa lang sa pag-uusap sa social and economic reforms, pinag-usapan na kung ano mga responsibilities, joint and separate responsibilities of the NDFP-GRP at doon nahahamon ang gobyerno na maglaan ng pondo para may sakatuparan ang iyong mga ilang reforma tungkol sa land reform and rural development at saka national
industrialization and economic development kasi kailangan yan mainam kung yung gobyerno gagamitin niya yung kanyang mga pamamaraan para magpalitaw ng pondo para sa mga reforma na isasagawa. Ngayon, totoo na ano, kapag walang maliwanag na pagsasagawa ng mga agreement, malamang na kahit na napirmahan yung agreement na walang provision na maliwanag tungkol sa implementation, pupunitin lang matapos na pirmahan yan ng mga ano, mga nalinlang o sumusukong revolusyonaryo. Hindi yung ano na, yung pupunitin na ibabasura na yung agreement ng ano, ng reaksyonaryong gobyerno. Sa record, alam ninyo, ang matatagumpay na agreement na isa katuparan, usually yung agreement tungkol sa ano, yung national independence o kaya oo, pagbubuo yung bang o yung kaso ng sa South Africa na ano, kitang-kita naman na ano, minorya na maliit yung nagkahari sa South Africa. Ano yun? Yung agreement na ganun, Ekwan, nag-stay. Pero yung mga makaramihan sa mga agreement o lahat ng agreement sa Central America noong mga 1970s. Ano yun? Bali wala. Pinupunit lang ng mga reaksyonaryo pagkaraan ng ano, bali pagsuko o pagtigil ng sandatang pakikibaka ng mga revolusyonaryong puwersa. Ano yun? Wala. Binabasura lang yung agreement. Kaya kung talagang magkaroon ng ano, peace agreements para magkaroon ng makatarungang kapayapaan sa Pilipinas, dapat may mga provision na lumulutas sa mga problema at may mga provision ng implementasyon ng kasunduan. Kung hindi masusunod yon, merong ano, merong dahilan para bumalik sa ano, sa sandatang pakikibakang kilos at revolusyonaryo. Yung nakita naman natin paano binibitin ng reaksyonaryong gobyerno yung mga kilosang muro. Binitin-bitin niyang MNLF at saka MILF hanggang ano, yung ano na, yung mapapalambot nila sa yung mga pamunuan at yung ipapasok na nila sa balangkas ng reaksyonaryong gobyerno. Sa palagay ko, ang mga nasa NDF hindi naghahabol sa ganun na tipo ng kasunduan. Ang gusto talaga ng NDF, mga agreement na makakagawa ng basic social, economic, and political reforms para yung ugat na dahilan ng labanan, armadong labanan, eh ano yan, mawawala at yung magkakaroon ng makatarungang kapayapaan para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Hey, marami pong salamat. Kayo po ba, Sir Rapi, may gusto po kayong idagdag doon? Sinasangayunan ko yung sinabi ni kasamang Joma, nais kong ulitin ang panawagan sa lahat ng mga progresibo, puwersa, legal, at sa revolusyonaryong kilusang masa ng mga magsasaka at manggagawa. Palakasin pa, palawakin pa ang kanilang lakas at impluensya. Imulat, organisahin, at pakilusin ang mas malaking bilang ng mamamayang inaapi at pagsasamantalahan para magsagawa ng mga makabuluhang reforma pang-ekonomiya at pang-politika sa ating lipunan at para matinong humarap sa usapang pangkapayapaan sa revolusyonaryong kilusan
ng CPP-NPA na kinakatawan ng NDFP makahanap ng mga mabisang solusyon, pagkakasundo para ang mga ugat ng armadong labanan sa ating lipunan ay mabigyan ng sapat at makatarungang kalutasan. Yun lamang. Hindi po, marami pong salamat, Ginoong Bailosis. Si Kajoma po, para sa inyong closing. Eh, nagpapasalamat ako na, no, na mahusay ang pagtakbo ng para lang JMS at ang mga topic kong sinasaklaw ay tungkol sa mga prinsipyo at pagkatapos yung mga ano yung ano ba current issues, you know? So ano yan, nagpapasalamat ako sa para lang JMS na ano yung guest speaker ako uli sa webinar at umaasa ko na lumaganap ang ano mga resulta ng webinar. Dapat kumalat yung video, no, para yung limitadong ano lumalahok sa mismong webinar ano rin malaman nila kung ano yung ilinaman ng ano ng webinar. Okay po, marami pong salamat ka Joma. Sisikapin po namin yung aming makakaya para mas lumaganap yung mga aral na tinatalakay natin dito sa paaralang JMS. Di muli, no, inuulit ko, yung title ng ating talakayan ngayong araw ay tungkol sa usapang pangkapayapaan. No? Why not na itigil sana yung mga pandarahas sa mga mamamayan at maging sincero naman yung gobyerno para makuha natin yung makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Siyempre, gaya na bang sinabi ng ating mga tagapagsalita, makukuha lang natin yung kapayapaan sa pamamagitan mismo ng pagkilos ng mga mamamayan. E di, si kasamang Max? Maraming salamat ano, dun sa lahat ng dumalo. Kanina marami tayo siguro iba dito ay ano. Bali, muli, maraming salamat sa pagdalo sa ating special na edition ng ating parang JMS na mayroong topic na why not peace. Talaga napapanoon, ano? Maraming salamat sa ating visual speakers, si Nata Joma at si Karaki Bailosis dito sa ating webinar. Asahan po ninyo, magkakaroon po tayo ng mga susunod na mga webinar pa, ano? Actually, nakaschedule siya ano ngayong buwan. Eh, hinggil doon sa particular na katangin na natin Big Bambayan at iba pang mga paksa. Ipapaskil na lang po natin, may pag-coordinate po natin tayo ulit sa ating visual speaker. At kami po sa Paralang JMS ay mag-uusap po muli. At ang tabay lang po, tuloy-tuloy po tayo mag-aral. No? Yung sinasabi po natin, pag-aralin natin ang lipunan at paglingkuran ng sambayanan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mula sa Paralang JMS ng Bayan Metro Manila. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po, Kajoma. Stay healthy and keep safe po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Okay. So, yung video, ipopost po natin sa Paralang JMS, yung sa nauna, at ito po Zoom, ay maaari po natin i-view sa Facebook Live po natin. Tayo magsa-sign off na sa loob ng 10 segundo. 10, 9, 8. Okay, salamat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salamat po.